it's me, F, and welcome to Channel F. And bago mo sana simulan ang panonood ng video to, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At lalong lalo na sa mga kapwa ko mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na to dahil para sa atin tong lahat. Okay, so para sa video to, dudugtungan ko lang yung aking video nung nakaraan about mental health. Paano nga ba i-handle yung situation ng may depression, anxiety, and panic attack ngayong may pandemic. Actually, gusto ko muna magkaroon ng disclaimer bago ko simulan yung video to, na lahat ng sasabihin ko, lahat ng i-discuss ko sa inyo ay base lamang sa aking experience, base lamang sa aking ginagawa. Hindi porke ginagawa ko to ay magiging effective din sa inyo. May possibility na makakatulong sa inyo, so piliin na lang ninyo kung ano yung sa tingin ninyo na pwedeng makatulong sa inyo. And also, doon sa last video ko, kasi ang dami yung nagko-comment, ang dami yung nagtatanong about kung ano yung gamot na iniinom ko and all that, pasensya na po dahil hindi po talaga ako nagsasabi o nagbabanggit kung anong brand or kung ano man mismo yung gamot na iniinom ko. Dahil unang-una, hindi naman po kayo makakabili nun kung wala po kayong prescriptions ng doktor. So, kung generic man yung aking pagkakasabi na umiinom ako ng antidepressant or umiinom ako ng pampakalma, hanggang dun lang ang kaya kong sabihin. Kasi, syempre, nililimitahan ko din dahil yung iba kasi, minsan, kapag sinabi mong ganito yung gamot mo, nagtatry talaga silang bumili. And also, pagpasensyahan na ninyo kung medyo maingay, kung may nagiginig kayong ugong, kasi nasa likod po kayo ng water pump ng aquarium. So, pagpasensyahan na ninyo, ito yung pwesto ko, itong aking working station. Kaya dito tayo gagawa ng video. So, yun. Simulan na natin. Ano nga ba yung mga ginagawa ko pang additional para ma-handle ko yung situation ng anxiety and panic attack ngayong pandemic? Sa totoo lang, ang daming mas lumalala ang sitwasyon dahil nga dito sa pandemic, hindi makalabas, hindi mo magawa kung ano yung gusto mong gawin. And at the same time, may mga pagkakataon na kahit wala kang anxiety, nagkakaroon ka dahil nga doon sa sitwasyon. And para sa akin at para sa atin na meron na nito, alam ko yung iba sa inyo may mga ideas na kayo kung paano ninyo dapat i-handle. So, ito sa akin lang ito. Ito yung mga ginagawa ko. Unang-una, since ngayon summer, kailangan i-hydrate lagi natin yung sarili natin. Lagi tayong uminom ng tubig. Huwag natin kakalimutan, huwag nyo na kung aantayin na kayo ay mauhaw. Basta nakita ninyo yung tubig o nakita ninyo yung tumbler ninyo o yung baso ninyo, uminom na kayo kaagad ng tubig. Huwag na ninyong antayin ninyong mauhaw kayo dahil ibig sabihin nun na nag-i-start na kayong ma-dehydrate. Importanteng hydrated tayo, lalong-lalo na ngayong summer, ang init-init. And pangalawang ginagawa ko, since bawal nga tayong lumabas, hindi tayo makalabas para mamasyal, hindi tayo makalabas para, alam nyo yun, makapagliwaliw, makapag-relax sa labas, kung stay at home lang tayo, alam ko nakakaburyo yun, sobrang boring, nakakabored talaga. So, hanap kayo ng diversion ninyo na pwede ninyong i-substitute doon sa ginagawa nyo dating paglabas-labas. Like for example ako, since ako mahilig ako sa isda dati, so last January, bumili ako ng aquarium, bumili ako ng mga isda. Bumalik ulit ako sa pag-aalaga ng isda. And then, ito nga siya, papakita ko sa inyo para at least may idea din kayo kung gusto ninyong gayahin, okay lang. Kung sa tingin ninyo makakatulong siya sa inyo, then okay lang din. Ipapakita ko sa inyo yung mga diversion ko, kung ano yung mga ginagawa ko para at least makita ninyo. So, ayun nga, ito yung aking isang diversion, yung aquarium, nag-alaga ako ng iba't ibang klaseng isda, and if in case na feeling ko sasumpungin ako ng anxiety, kasi minsan nakaramdaman naman natin kung naka-cue na si anxiety, ayan, dito ako nakatingin ako sa mga isda, tinitingnan ko silang lumangoy-langoy, ganyan, nare-relax naman ako, and nakakatulong talaga siya sa akin, and at the same time, pwedeng weird sa pandinig natin, pero kinakausap ko po sila. Actually, maaamo sila. Ganyan ko lang yung kamay ko. Aakyat na sila lahat. Ayan, akala nila pakakainin ko. So, maaamo sila. Kaya, nakaka-enjoy. And at the same time, nagtanim din ako ng fresh na plants para while na inaalagaan ko sila, nag-aalaga rin ako ng plants. So, isa yan sa aking diversion. And katabi niyan, ang aking
working station. Ito yung aking computer na since ESL tutor tayo, so dito yung working station natin, katabi natin itong ating aquarium para if in case na feeling ko habang nagtuturo tayo eh para tayong atakihin, at least sumisilip-silip tayo dito sa ating aquarium. And katabi ng ating computer ay ang aking mga chart. Ito yung aking mga to-do list. Gumagawa rin ako ng mga to-do list. Yan yung mga my dates na at kung ano-ano yung mga dapat kong gawin. Minimake sure ko na meron akong ganyan para at least meron akong parang nagsiset tayo ng goal natin kung ano yung mga dapat natin gawin. So yun na nga, hanap kayo ng diversion ninyo kung saan kayo nai-enjoy. Kung ano yung feeling nyo na mai-enjoy nyo, yun yung gawin ninyo. Okay, hindi naman necessary na kailangan gayahin nyo si aquarium kung saan kayo nai-enjoy. And also, may ginagawa din ako na mahilig kasi ako magsulat. So nagsusulat ako sa isang notebook. Ito ay bibigay ko sa inyo yung idea ng ginagawa ko. Sa isang notebook, hinati ko siya ng tatlong part. So yung unang part, dito yung mga sinusulat ko, yung mga struggles ko, sinusulat ko dito yung mga hinanakit ko sa buhay, ganyan. And i-remind ko lang kayo na once na ginawa niyo to, may possibility na while writing, you're crying. So, yun. And then sa susunod na part nun is yung second part, ito yung mga goals ko na gusto kong mangyari. And dun sa last part, ito yung part na pinagpapasalamat ko. And at the same time, nakakatulong to sa akin kasi dito ko nalalaman kung nag-i-improve ba yung sarili ko. Like for example, while writing dun sa mga struggles mo, andyan yung possibility, kagaya sinabi ko na umiiyak ka. So may time na after 1 week, 2 weeks, binabalikan ko siyang basahin. Tinitingnan ko kung ano yung epekto niya sa akin, kung ganun pa rin ba yung emotion ko, or andun na yung, kayang-kaya ko to. Parang ganun. So tinitimbang ko yun yung sarili ko kung nag-i-improve ako. So yun, isa yun sa ginagawa ko, yung writing. And also, isang bagay din na ginagawa ko is yung daily routine. Daily routine, meaning to say na kung ano yung ginagawa mo araw-araw, dapat araw-araw mo siyang gawin para at least yung katawan mo is makuha niya yung sistema na araw-araw ay ito yung ginagawa. Para katulad ng paggising na maaga. Kasi ako, maaga akong gumigising. Gumigising ako ng 7 o kaya 7:30 ng umaga. Yan, naging mahirap siya, pero since naging daily routine ko na siya na kahit na late akong makatulog, automatic na yun sa akin, nagigising ako ng maaga. And kung anong ginagawa ko mula umaga hanggang hapon, yun din yung patuloy kong ginagawa araw-araw para lang at least yung sistema ko is maka-adjust din. Hindi yung ito yung ginawa ko ngayon, bukas iba naman. Kasi nga, isa yan sa nahihirapan tayo, nahihirapan yung katawan nating mag-adjust since andun tayo sa process ng adjusting. So kung ano lang yung ginagawa ko ngayon, yun din yung ginagawa ko kinabukasan sa susunod na araw hanggang sa maka-adapt yung sistema ko. And alam ko sa ating lahat ay nahihirapang makatulog sa gabi. So dapat i-anunyogin yung sarili ninyo, mag-set kayo ng goal kung anong oras ba dapat kayo natutulog sa gabi at kung ilang oras kayong matutulog sa isang araw. So, importante kasi ang tulog sa atin. Lalo-lalo na sa atin na hirap talagang makatulog. Isa yan sa nagiging problema natin, eh, no? Yung ang hirap-hirap nating makatulog. Ako naman, ang naging solution ko dyan, ewan ko kung magiging effective po sa inyo, pero ito kasi effective sa akin. Siguro mga 1 hour bago ako mahiga, wala nang gadget, wala nang cellphone, wala nang computer and all that, para clear na yung aking utak na matutulog na ako. And kung hindi kayo makatulog, huwag din yung pilitin kasi lalong sasakit lang yung ulo ninyo. Ang ginagawa ko dyan, nag-i-imagine ako na, di ba meron tayong mga goals, ini-imagine ko na ito na yung goal ko, ito na yung gusto kong gawin. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nakakatulog na pala ako. So, yun yung mga paraan ko para
makatulog. So, depende yan sa inyo kasi kanya-kanya naman tayo ng sitwasyon. So, kung effective sa akin, maaaring hindi effective sa iyo, maaaring maging effective din. And also, unang-una, since yun nga, maraming trigger sa kagaya natin, lalong-lalo na ngayong pandemic. So, umiwas na lang muna tayo doon. Like, for example, kung may mga taong trigger sa atin, iwasan na lang muna natin sila. Or kung halimbawa man trigger sa atin yung nakakaginig tayo ng mga bad news, lalo na sa mga news ngayon, puro COVID, puro patay-patay ang nasa news ngayon. Alam ko, karamihan sa atin na once na nakaginig ng mga ganyang news, andyan na nagsisimula na si Ansing, nagsisimula na yung panic attack. Siguro hanggat maaari, iwasan na lang muna ninyo manood ng news kung kaya. At iwasan din natin yung mga trigger na mga tao sa atin, yung mga nagiging toxic sa atin, para at least kahit papaano, mag-relax naman yung utak natin na wala tayong iniisip, hindi natin iniisip yung ibang tao kung ano man yung gusto nilang sabihin. Kumbaga, huwag na natin silang pansinin. Alam ko may mga taong laging nag-judge, maraming nagsasabi sa atin ng mga ganitong bagay na ganito na lang, kaartihan mo lang yan, ganyan-ganyan. Hindi kasi nila naiintindihan kung ano yung totoong nararamdaman natin, kaya since hindi nila naiintindihan, tayo na lang ang umintindi sa kanila, okay? Tayo na lang ang umintindi sa kanila na, okay, hindi mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko, kaya ako na lang iintindi sa'yo. Iwasan na lang kita. Parang ganun. And also, gusto ko nang sabihin sa inyo na yung iba, may mga comments kasi sa akin, sinasabi nila na 3 years na akong ganito, hanggang ngayon hirap na hirap pa din ako, 4 years na, 1 year na, pero ito pa din ako. Imagine, isipin na lang ninyo, 3 years na kayong nagsasuffer ng anxiety, pero kinaya ninyo, diba? So, kinaya ninyo, and at the same time, hindi nyo namamalayan, nilalabanan ninyo, kinaya ninyo, hanggang ngayon, kinakaya ninyo. So, walang imposible, kakayanin pa rin natin yan, kakayanin natin hanggang anumang pagsubok yung ibigay sa atin. Kasi sa totoo lang, maaring meron tayong or hirap tayo dahil meron tayong mga mental disability, pero sa totoo lang yung mga may mental disability, ito yung mga malalakas. Kasi imagine ninyo kung iyan ng anxiety tsaka panic attack na lalabanan ninyo, kinakaya ninyo, nahihirapan kayo pero lumalaban kayo. So ibig sabihin malakas kayo. So wag ninyong iisipin or wag na ninyong i-entertain yung mga negativity na mga sinasabi ng ibang tao. So kayo na lang ang umunawa sa kanila. Wag na tayong mag-expect na tayo yung iintindihin. And also, since pandemic nga ngayon, bago ko tapusin yung video to, na lagi tayong susunod sa mga safety protocols na stay at home. Kung wala namang importanteng gagawin sa labas, then stay at home na lang. Kung halimawang lalabas man, sumunod tayo sa mga safety protocols ng pagsuot ng face mask, face shield, at lagi tayong maghugas ng kamay, maligo, and all that. Kung ano man yung mga pwede natin gawin para maiwasan natin yung virus. So yun lang, ito na yung end ng ating video. Sana nakatulong sa inyo. Kung meron pa kayong gustong idagdag, i-comment nyo na lang dyan sa baba kung ano man yung mga ginagawa ninyo na hindi ko nabanggit, na pwedeng makatulong sa akin, sa ating lahat. I-comment lang ninyo dyan dahil alam ko na marami namang nagbabasa ng mga comment section, dahil yung sa ating last video, nandoon maraming threads doon. Pwede ninyong balikan, ilalagay ko dito yung link para makita ninyo. And at the same time, ingat-ingat na lang. So yun lang, bye-bye!